Sinasabing ang buwan ng Mayo ang isa sa mga pinakamasaya, makulay at makabuluhang buwan ng taon dahil ito ang buwan ng mahal ng Birheng Maria, buwan ng mga pista at ng mga bulaklak. Kabilang sa mga ipinagdiriwang ang Pahiyas Festival sa Quezon Province, kung saan nagpapasalamat sa Diyos ang buong bayan para sa masaganang ani sa pamamagitan ng pamimintakasi ni San Isidro Labrador. Lahat ng mga bahay ay napapalamutian ng mga prutas, gulay, palay, bulaklak at dahon. Andyan rin ang mga keeping o brittle rice waters o mga matitingkad na dekorasyon na gawa sa binayong bigas at hinulmang hugis dahon. Ipinaparada rin ng mga magsasaka ang kanilang mga kalabaw patungong simbahan at pinapaluhod upang mabasbasan at nang gayon ay mailayo sila sa sakit. Sino nga ba si San Isidro at anong mga aral ang matututunan natin sa kanya? Mula po dito sa Diocesan Shrine and Parish of San Isidro Labrador, Pulilan, Bulacan, ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Nagmula si San Isidro sa isang mahirap ngunit mabubuti at banal na pamilya sa Madrid, Espanya at namuhay noong ikalabing isang siglo. Pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay. Napangasawa niya si Maria Toribia, isang Kristiyanang magiliw na naglilingkod sa Diyos. May isa silang anak na namatay sa kanyang kabataan. Masipag si San Isidro sa trabaho, gayon din sa pagbibigay ng tulong o limos sa mahihirap at nangangailangan. Bago siya magtungo sa bukid upang mag-araro, ay nananalangin siya sa simbahan ni San Andres. Minsan nagpunta si San Isidro sa simbahan ni Santa Maria Magdalena. Itinali muna niya ang kanyang asno sa labas ng simbahan at maya-maya't nagsisisigaw ang mga bata. Ang kanyang asno ay inaatake ng mga lobo. Ngunit patuloy siyang nanalangin. Nang lumabas siya sa simbahan, natagpuan niya ang mga lobo sa paanan ng kanyang asno na hindi man lang nasugatan. Dahil sa kasipagan, katapatan at kalinisan ng pamumuhay ni San Isidro, napamahal siya sa kanyang Panginoong may-ari ng lupa na si Vargas. Gayunpaman, kinainggitan siya ng ilan sa kanyang mga kasamahan at isinumbong sa kanyang amo na tinatanghali sa pag-aararo. Sinundan at sinubukan ni Vargas sa bukid si San Isidro at nagtago siya sa hindi kalayuan. Tumambad sa kanya ang apat na mapuputing binata na tumutulong sa pag-aararo. Lumapit si Vargas kay San Isidro upang kilalanin ang mga binata, ngunit bigla na lamang nawala ang mga ito. Tanging si Maria na naghatid ng pagkain ang kasama. Tinanong ni Vargas si San Isidro, "Sino yung mga katuwang mo sa pag-aararo?" Sagot ni San Isidro, "Wala naman po akong kasama kung hindi ang Diyos na lagi kong hinihingian ng tulong sa tuwing ako ay nagsasaka." Namatay si San Isidro noong ika-15 ng Mayo, 1130. Inilibing siya sa silibingan ng San Andres. Nanatili ang kanyang labi sa loob ng 40 taon. Nang hukayin ang kanyang bangkay ay buong buo pa rin ito at hindi naagnas. Marami ring himala ang natala sa pamimintakasi ni San Isidro. Kusang nagsitugtog ang mga kampana, gumaling ang mga nananalig na may sakit, nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga lumpo at pilay. Sa kapistahan ni San Isidro, pinapaalala rin sa atin ang dakilang papel ng mga magsasaka sa lipunan, gayon din ang ating pagpapahalaga sa bawat butil ng pagkain na ating kinakain. Mahirap ang buhay magsasaka, bilad sa araw at nakayuko. Kung minsan, kung sino pa ang nagtatanim, siya pa ang walang makain. Mga biktima ng pangapi at panlilinlang. Matatandaan noong 1989, nilagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Presidential Proclamation No. 393 na nagtatalaga ng buwan ng Mayo bilang Farmers and Fisherfolks Month. Kinikilala natin ang kontribusyon ng mga bayani sa bukid at palaisdaan upang magtaguyod ng kasapatan sa pagkain ng bawat Pilipino. Sa Ebanghelyong Sinoptiko, inahilin tulad ni Jesus ang Diyos sa isang magsasaka na naghahasik ng binhi ng kanyang salita, ng pagkakataon at kaligayahan sa ating puso.
Batid ng Diyos ang kadakilaan ng mga magsasaka, ang kanilang mga hinaing at mga pinaglalaban. Kaya sa kanila ang ating parangal at panalangin. Higit sa lahat, pagbibigay pansin sa mga dalang panawagan ng mga magbubukid para sa lupa, pagkain at karapatan. Ako po si Father Angelo Palos, Prayer ng Society of St. Paul. All for the Gospel.